So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sir T, ang bakit si... Nawala tuloy ako. Sir T, ang bakit si Marlick hindi nare-restrict? Doon nga ako nagtataka eh. Well, kasi si, ano, si Marlick kasi gumagamit kasi ng mga ano, yung mga Jutan Ginanes. Diba? Gumagamit siya ng mga ganung klaseng mga word. So, ayun kasi nakakalusot kasi yon. Pero kapag ako kasi panagmura kasi talaga ako. Talagang yung mismong word talaga yung binabanggit ko. 'Di ba? Talagang PI talaga kung PI, 'di ba? Ganun kasi ako eh. So kailangan ko sigurong gumawa ng ibang strategy para ano, para hindi tayo ma-restrict. Ayun lang 'yon. Oo. Magamit kasi siya ng ganun eh. Okay. Gay lingo ang ginagamit. Ayun nga eh, 'di ba? Ayun nga eh. Kaya dalawa yung reason kung bakit ginagawa ni Maharlika 'yon. Unang-una para hindi, isa lang pala. Ang pinaka-reason talaga kung bakit ginagawa ni Maharlika 'yon para hindi siya ma-restrict ng YouTube. So kaya pala ganun. Okay. Hanapin niyo lang ano, Takeru Miyamoto Channel. Oh, Takeru Miyamoto Channel. Medyo mahirap pa siyang hanapin eh. Kasi wala pa siyang algorithms eh. Pero subukan nyo lang hanapin. Ganun din, Takeru Miyamoto Channel. Okay? So start na nga tayo. No? Ande, at saka kapag magla-live naman ako dito, i-ano ko naman dito. I-share ko naman dito sa channel na to. Ganun na lang. Mm-hmm. Teka. So start na nga tayo na. Start na ulit tayo, no? Okay. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, no? Yung pinaka mortal na kaaway po ni dating Pangulong Duterte na si Trillanes po ay may plano po na kasuhan si Digong. Okay. May plano po na kasuhan si Digong ni Trillanes. So, anong kaso? So, yung kaso po kasi na sinasabi ni Trillanes dito is yung abuse and misuse of authority. Ayan ang posibleng ikaso po ni Trillanes. And then mga kababayan, may interview kasi dito eh. Okay. So ang sabi dito, okay. Ito galing tong Rappler kasi diyan siya na-interview kanina eh. Kabasahin natin to ha. Sabi dito, after the Supreme Court win Trillanes Mull's filing of complaint versus Duterte, former Senator Antonio Trillanes says he is planning to file complaints against former President Rodrigo Duterte following the former Senator Supreme Court victory. Duterte signed a proclamation revoking Trillanes' amnesty. So ito po kasi yung isa po sa mga mabigat po na kinaso po ni Digong kay Trillanes. Yung ipakulong siya ulit. So alam naman po natin, no? Alam naman po natin na itong pong si Trillanes po ay kaya lang naman po nakalaya yan because of the amnesty na binigay nga po ni Pinoy. So yung amnesty po na yan na binigay po ni Pinoy, dumaan po sa proseso yan. So nag-file si Trillanes tsaka yung magdalo ng amnesty kay Pinoy, inamin ni Trillanes yung pagkakamali niya, pinirmahan ni Pinoy, and then pinasok niya po ito sa Congress. At inaprobahan naman ng Kongreso. Dumaan po sa proseso. Pero ang ginawa nga po ni Duterte, binypass niya yung mga bagay na yon at ang gusto niya, tanggalan po ng amnesty si Trillanes para po ipakulong. So ang tanong kasi dito, bakit si Trillanes lang? Bakit hindi kasama yung 300 na sundalo na magdalo? So doon pa lang po sablay na kasi. 'Di ba? And then mga kababayan, 'di ba? May interview dito eh. So hindi lang po nakakaalam no kung bakit nabigyan ng amnesty si Trillanes ni Pinoy kasi nga po tungkol doon sa peninsula no, sa Makati. Yung ano yung nagkudeta sila. Ano man tawag doon? Nakalimutan ko. Manila Peninsula whatever no. So actually kasi ano yun eh. Tatlo yun eh. Tatlo yung ginawa ni Trillanes eh bukod dun sa pinaka sa Oakwood pala, sa Oakwood, 'di ba? Sa Oakwood tapos meron pang Manila Pen. So tatlo yung ginawa ni Trillanes. Oo. So lahat po yun nagkaroon ng amnesty. So para mas maganda mga kababayan, ito. Panoorin na lang natin tong video po ni Trillanes, okay?
The public now, especially your supporters, are waiting if you're going to file or seek damages for what you've gone through in 2019 or maybe file a criminal complaint against Duterte. What are your future plans, former senator, on this matter, specifically that you secured a major win at the Supreme Court? Do you plan to go after Duterte? Okay, pinag-aaralan po ng mga abogado namin kung ano yung mga pwede namin gawin. Kung meron mang gagawin about this, hindi ito born out of vindictiveness, no, o pangbebenga, kasi that's not our style. Kung maggagawa man kami, magpapile man kami ng kung ano ng case, is para magtanda yung mga gumawa nito, para may accountability, na hindi kayo pwedeng gagawa ng mga ganitong bagay na abusuhin yung inyong kapangyarihan to oppress people. So gagamitin natin ito para magmarka sa isip ng mga potential na mga abusado ng gobyerno. You cannot do that. You will be made to pay at some point. Okay, ah. So ngayon mga kababayan, so may plano talaga si Trillanes. So actually kasi mga kababayan, ito kasi rekta to. Ito kasi rekta. Kasi mga kababayan, di ba, kung maalala po natin, yung tungkol sa tukhang, ayun, yung sa tukhang, medyo kailangan pang pag-usapan sa korte yon. Medyo marami pang pwedeng ipalusot dito yung mga abogado po ni Duterte sa tukhang. Kasi pwedeng ilusot ng kampo ni Duterte na, ah, yung tukhang na yan, wala naman ako sinabing tigukin yan ng tao na yan eh. Yung mga pulis may kasalanan yan. Now, meron namang pag-uutos, di ba? Pero pwedeng mapaglabanan sa korte. Pero ito pong ginawa ni Duterte kay Trillanes, medyo mabigat to. Kasi rekta. Nakarekta talaga ito kay Digong. Si Digong talaga ang may gusto na tanggalan po ng amnesty si Trillanes. So hindi pa rin sabihin ni Digong na, ay, wala akong alam dyan. Na inutos ko lang yan kay ano? Kay Solgen. Inutos ko lang yan sa kay Aguirre. Hindi eh. Hindi naman kasi gagalaw yung mga yan kung walang pag-uutos ni Digong. Oh, so ngayon mga ka-streetways, no, ano ba kasi yung totoong nangyari dito? And kasi mga kababayan, ito, no? Noong April kasi, noong April 4, Supreme Court strikes down Duterte proclamation revoking Trillanes amnesty. So malino mga kababayan, si Duterte talaga yung nag-proclaim. Di ba si Duterte talaga may yung nag-proclaim na gusto niyang tanggalin ng amnesty si Trillanes. So nakarekta talaga ito kay Duterte. Di ba? And then ang sabi ng Supreme Court noong April 4, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi final and executory na nga po yung nangyari kay Trillanes. So base nga po sa Supreme Court, ito ah, ito galing ito mismo sa Supreme Court eh. Okay. The court speaking through Associate Justice Maria Filomena Singh ruled that a president cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. The court also grounded its ruling on the primacy of the Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the president, are above the law. So ngayon, sinabi po ng Supreme Court na kung gustong ipatanggal ni Duterte yung amnesty ni Trillanes, idaan niya sa Kongreso. Kasi ang ending kasi noon mga kababayan, Kongreso po kasi yung nag-approve din nung amnesty ni Trillanes. So ibig sabihin noon dapat may concurrence pa rin po ito ng Kongreso. Pero wala. 'Di ba? Dito natin makikita yung pagiging diktador talaga ni Digong. Ito yung mga bagay na dapat sinasagot po ng mga DDS. Yun nga lang, wala po tayong makitang pagsagot. Ang sasabihin lang ng mga DDS, Lisa Smugs, Pulburon, hanggang doon lang talaga sila. Actually, nagiging worse na sila lalo eh. Kung dati, mga pang-asar-asar lang, patutsyada lang, ngayon, iba na sila. Di ba? Nagpa-falsify na po sila ng dokumento. Di ba? Nag-splice na rin po sila ng mga video. Na actually, nung panahon po ni Digong, hindi naman ganun kalalayan eh. Nung panahon nga po ni Digong, asaran lang yan eh. Pero ngayon, ibang level sila ngayon. Ibang level sila ngayon. Oh, imbis na sagutin nila itong ginawa ni Digong, babanatan kanila ng pulburon, Lisa Smugs,
na sobrang nawawala na po tayo dun sa essence ng maayos na, na discussion. So ngayon malino mga kababayan na ang sinabi nga po ng Supreme Court, di ba, misto lang naging diktador talaga si Digong. Kasi di mo naman kasi pwedeng tanggalan ng amnesty yung nagkaroon na nang ikaw lang mag-isa. Hindi pwede yon. Oh, tapos sabi pa dito, the court ruled that the revocation of Trillanes' amnesty longer after it became final and without prior notice violated his constitutional rights of to due process. O ano naman? O sabi pa dito, further, proclamation number 572 in seeking the revival of the criminal cases against Trillanes after they have been dismissed with finality violated his constitutional rights against ex post facto loss of double jeopardy. So ito mga kababayan, ang malupit na ginawa talaga ni Digong. Yung kasong na-dismiss na, ang ginawa ni Digong, binuksan niya ulit. Di ba? Napakawalang ya, di ba? Oh. And actually mga kababayan, medyo mabigat din po kasi ang nangyari kay Trillanes dito. Kasi ito no, nung nilabas nga po ni Digong, yung pag-revoke nga po ng amnesty ni Trillanes, hinuli talaga siya. Hinuli talaga yan, no? Arrested eh. Philippine Senator Antonio Trillanes arrested after weeks hold up in the Senate. Oh, siguro naalala nyo ito mga kababayan, di ba? Nung si Trillanes po ay uhulihin na po, dahil nga po nirevoke yung amnesty niya, si Trillanes po nagtago sa loob mismo ng Senado. Kasi hindi pwedeng hulihin si Trillanes sa loob ng Senado. Hindi pwede yon. Kasi parang may ano tawag doon? Merong ano yun eh. Parang merong treaty at tawag doon. Merong ano tawag dito? Kalimutan ko yung word na dapat gamitin doon. Merong ano? Yung ano? Kalimutan ko tawag. Yun. Basta hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede yon. Hindi po pwedeng hulihin si Trillanes sa loob ng Senado. Kasi merong hindi amnesty eh. Immunity, yon. Merong immunity. Thank you, salamat. Thank you ah. Merong immunity. Basta senador ka, pag nasa loob ka ng Senado, merong immunity. So ginamit ni Trillanes yung immunity na yan para hindi po siya mahuli. Yun nga lang, inabot na po siya ng dalawang linggo. So hindi na rin po nakatiis yung mama, so nagpa-aresto na lang siya. Pero ang nangyari dito, nag-bail pa. Bail has been set at 200,000. Trillanes is banned from leaving the country under the terms of the bail. Yan. So, hindi rin po nakapaglakwatsa si Trillanes habang andyan po yung kaso. Kasi nga po, di ba? Inaano pa? Hinihiring pa. At syempre, 200,000 pesos yan. Isipin nyo mga kababayan kung gaano panggigipit ang ginawa ni Digong dito. So ngayon, mga kababayan, ang sabi naman ni Trillanes kanina, hindi niya naman to gagawin na kasuhan si Digong, hindi lang naman para panggante or pangbenga. Ito po ay pasana maging aral sa mga susunod na presidente na hindi po kayo habang buhay na presidente. Kasi ang akala kasi ni Digong nung siya yung presidente, habang buhay siya yung presidente, na yung mga ginawa niyang kasalanan ay hindi po siya mababalikan. Ganyan po talaga kaeng-eng yung si Digong na yan, di ba? So, di ba, kung nakita nyo ba, mga kababayan, di ba, si Duterte, no? Akala mo kung sino? Akala mo habang buhay na presidente? So, ngayon, binabalikan siya ngayon ng mga ginawa niya kasalanan. O, yung ICC. O, tapos ito ngayon si Trillanes. Tapos, si ano pa? Si Dilima. O, si Dilima pa. O, so, ganun talaga mga kababayan. Sana maging aral din ito sa mga susunod na presidente. At saka sana pagtibayin po kasi yung kaso regarding po dyan sa abuse of power and misuse of authority. Kasi medyo hindi klaro po yung batas eh. Naghahanap ko kanina ng reference, medyo hindi klaro yung batas. So, sana ano to, i-revise. Diba? I-revise sana ito. Diba? So yun mga kababayan, so thank you po mga ka-Streetwise sa patuloy po na pagsuporta diyan po sa 1,900 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to at diyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito sa plano nga po ni Trillanes na kasuhan si Digong. So agree ba kayo dito? Kayo ba? Bumibilib na ba kayo kay Trillanes? Kasi nga, ako nga sabi ko nga eh,
Ako naka-ready naman talaga ako na suportahan si Trillanes. Kasi ano ah, medyo bumilib ako sa kanya nung nag-interview, nung na-interview ko siya, nang sabi niya na yung constitution ay kailangang nire-revise. Kailangan sumabay sa galaw ng mundo yung constitution. Kaya agree siya doon sa chacha para po sa economic provision. Agree siya doon. Pero syempre sa PI, sa People's Initiative, doon sa term extension, hindi siya agree doon. So okay lang yun, walang problema doon. Kasi opinion niya yun. Pero kasi ang pinaka-importante kasi dito sa ngayon, yung nirireklamo kasi ng mga tao na mahal ang bilihin, walang trabaho, maliit ang sweldo, masasagot po yan pag pinapasok po natin dito ng 100% yung mga negosyanteng banyaga nang walang restriction. So ayan po talaga yung pinakareklamo dito. Ayan po talaga yung pinakasagot diyan. 'Di ba sa mga problema po ng bansa natin, 'di ba? So ako naka-ready naman ako suportahan si Trillanes, 'di ba? Kasi medyo ano eh, medyo hindi naman siya talaga totally dilawan eh. Sa nakikita ko lang, no? And then actually ang alam ko, interviewin din ata siya ni Koy at saka ni Mark Ramos ata, no, kung di ko nakakamali. Ayun. So thank you mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy po na po suporta. At kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So thank you po, maraming salamat. Thank you po, no.